Masdan ang pagdaan ng taxi na ito sa Agnos Street sa Barangay Doña Josefa, Quezon City. Mag-aalauna ng madaling araw. Hihinto ang taxi. Bababa ang driver at lalapit sa pintuan ng isang bahay. Maya-maya pa may lalaking nakaputi. Lalabas din sa driver's side ng sasakyan. Nagtalo na ang dalawa hanggang sa pumunta ang ikalawang lalaki sa isang bahay at tila mag-doorbell. Casual siya naglakad at dumiretso sa mga halaman sa tapat ng isang bahay. Matapos ang ilang minuto, dumating ang mga barangay tanod sa lugar. Rumesponde rin ang mga pulis. Kwento ng lalaking unang lumabas ng taxi na siya palang nagpapasada nito. Tinangkang car na pinangkanyang taxi. Sumakay raw sa Quezon Avenue ang suspect. Inutusan daw siya nitong mag-doorbell sa isang bahay. Pagbaba ko, sumampa siya doon sa ano ko. Lumipat sa Manibela. Yun, pinatakbo niya. Namatay lang yung ano, taxi. Nakapagsumbong si Lorilla. Nahuli ang suspect na si Ariel Laurente sa tulong ng CCTV camera ng barangay. Mahigit 30 minuto rin nagtago ang suspect sa mga halaman. Nung nahanap na namin yung tao, tumawag kaagad kami sa 911, no? Para humingi ng police assistance, di ba? So sinecure lang namin doon, no? Binantayan lang namin, baka makatakas. Depensa ng suspect, kailangan niya ng pera dahil natalo siya sa online sabong. Hindi rin daw niya bala car na pinantaksi. Talo po ako nung Biyernes eh. Tapos yung buong sahod ko na isang linggo, naubos ko. Ay natakot akong palayasin ng asawa ko. Nangutang ako sa amo ko ng 4,000. Ngayon, kung kanina sabi ko, kung makapakuha ako ng pera ro sa taxi, yun na, ibabayad ko sa amo ko. Marap ang suspect sa reklamong carnapi. Yung sa mga taxi driver, sana maging alerto sila. Okay lang na tulungan natin yung mga pasahero pero dapat alis to kasi baka mamaya mabiktima ng tulad ng ganitong ano ganitong klaseng mga suspect. James Agustin, GMA News.